Open ng savings accounts ko. Hi everyone, it's me again, Miss G Martinez, and welcome back to my vlog. So for today's video, guys, I'm going to show you how to open savings accounts in East West Bank. Pero bago natin simulan ng ating video, syempre, commercial muna tayo. So thank you so much, Bai Sigla, for sending me this 3 supplements. Ayun, meron tayong 3 supplements from Bai Sigla. And perfect ito sa mga mahilig mag-workout. Meron silang charon! Cardio support supplements. Ayan, para sa mga mahilig mag-workout, mag-jogging, ayan, sa mga sporty. Perfect ito para sa inyo. And syempre, para sa mga mahilig matamis dyan, sa mga dessert, mga diabetic dyan, ayan, para balance ng yung sugar. Minum ka ng sugar balance ng Bai Sigla. Ayan, sugar balance. Balance your blood sugar. Thank you so much, Bai Sigla. And syempre, para sa mga lolo at lola nyo, ng mga mahina, ng mga buto-buto, charan! Meron silang joint support supplements para sa mga buto-buto yung nangihina at nangangalambot. Perfect ito para sa inyo. So guys, sa mga gusto mag-order, syempre, dating gawin, ilalagay sa baba yung link sa kanilang shop. And syempre, i-click yun lang link at magkakaroon kayo ng discount. Special discount kasi kinlik nyo ang aking name. So, Bai Sigla, it's from Switzerland. Gawa sa Switzerland. And, bago pa lang silang dito sa Philippines. So, kakadating lang nila. Itong mga products na to ay fresh from Switzerland. So, click mo lang ang link sa baba at magkakaroon ka ng discount. So, ayan. Without further ado, let's start the video! Bago ko i-share sa inyo kung paano ako nag-open ng savings account, syempre, i-share ko muna sa inyo kung ano yung mga requirements ni East West Bank para makapag-open din kayo ng sarili nyong savings account. Syempre, ang pinaka-common na requirements ng lahat, halos lahat ng banko, kailangan nito. Kailangan mo ng 2 valid IDs. At least 2 valid ID. Actually, kahit isang valid ID lang, basta yung ID mo hindi siya expired, tapos meron pa siyang picture mo and meron siyang sariling firma mo. Yun, yun lang kailangan mong dalhin. Mga government ID. O, dalawang ID yung pre-send ko sa East West Bank. Postal ID and then yung PhilHealth ID ko. So, ayun. Ilalagay ko din syempre sa baba o sa description yung website ni East West Bank para makita nyo doon kung anong ID mga ina-accept nila. Meron doon passport. Meron ding ERC ID, voters ID. Basta yun, makikita nyo kung ano yung mga pending ID na i-present nyo sa East West Bank. Proof of billing, isa din ito sa pinaka-importanting requirements para mag-open ka ng savings account mo. Kapag sinabi natin proof of billing, pwede mong i-present yung bill mo sa kuryente, bill mo sa tubig, yung mga sa internet, sa PLDT Converge, basta dun yung address na i-declare mo sa East West Bank. So, paano naman kung di nakapangalan sa iyong mga bill, nakapangalan sa nanay mo, sa tatay mo, sa lola mo at lolo mo, dahil isa ka pang palamuni katulad ko. Charot. So, ayun ako kasi hindi pa nakapangalan sa akin yung bill namin kasi nga nandito pa rin ako sa bahay namin, nakikitira pa rin ako. So, no problem. Ang gagawin mo lang instead is mag-request ka lang ng barangay certificate or barangay clearance sa inyong barangay. And, syempre, dapat yung barangay certificate mo naka-indicate dun yung address mo na i-declare sa East West Bank. So, ayun, kapag nakapag-ready ka na ng ID, proof of billing mo nga, or barangay certificate mo, pumunta ka na sa pinakamalapit na East West Bank. Agad, sasabihin mo, mag-open po ako ng account, and then, i-guide ka na nila na pumunta ka dito, and sabihin mo na mag-open ka ng account. So, ayun, i-assist ka naman nila dun sa bank. And, syempre, pag nando ka na sa bank, tatanong nila kung ano yung source of fund mo para malaman nila kung saan manggagaling yung funds na ipapasok mo sa iyong savings account.
So, ayun, ang kailangan mo lang gawin noon is mag-present ka ng company ID or yung katunayan na doon ka talaga nag-work or doon talaga nanggagaling yung pera na ipapasok mo or di-deposit sa iyong savings account. So, ayun, napakasimple lang ng mga requirements kung paano mag-open ng savings account sa East West Bank. Ngayon naman, isishare ko sa inyo kung paano yung experience ko kung gaano ako tagal sa bank or kung ilang weeks ako naghintay bago makuha yung card ng East West Bank. Last May 4, pumunta ako sa pinakamalapit na branch ng East West dito sa amin and then tinanong ko sa guard na mag-open po ako ng savings account. So, ayun, pinapasok ako and kapasok ko doon, ang kauna nilang tanong kung ready na ba yung mga requirements, kung meron na ba akong valid ID at saka kung meron na ba akong proof of billing. And yun na nga, na-present ko na yung valid ID ko, proof of billing and barangay certificate. And after nun, tinanong naman nila kung ano yung work ko or yung source of fund ko. So, syempre ako, unemployed pa talaga ako and wala pa talaga akong company na pinagtatrabahuhan. So, ayun, wala akong maipipresent na company ID, mga certificate na doon ako nagtatrabaho. So, sinabi ko, ang source of fund ko lang is yung social media, yung pagbo-vlog and pagiging Shopee ambassador. And sabi nila, kailangan ko pa rin mag-present na katunayan na yung channel ko is monetized na nga. So, ang ginawa ko, umuwi ako at nag-print ako ng mga email ng YouTube na katunayan na na-accept na ako sa monetization, na talagang sumasahod na ako, and pinakita ko din kung magkano yung sasahurin ko and ilan yung subscribers and viewers ko. And syempre yung email din ni Shopee na isa akong Shopee affiliate. And nag-request pa yung bank sa akin na kung pwede manghihingi ako ng certificate or certificate kung nakatunayan na talagang isa akong Shopee ambassador. So, nag-email ako sa Shopee kasi hindi ko naman agad-agad makuha yung response nila. So, ang ginawa ko, pinunin ko na lang lahat-lahat ng pinapadala na email ni Shopee. So, ayun. Bumalik ako sa bank and mga 2 PM, nakabalik ako doon. Pinag-aralan nila yung aking mga files. Tapos, tinanong nila kung magkano yung mapapasok ko monthly. Ganon, kung ilan ni estimated sahod ko every month. Kasi nga, diba pag yung sahod mo nga naman is from the internet, walang kasiguraduhan yun. Or mean, minsan wala, minsan meron. So, ayun, pinag-aralan nila, pinakita ko yung channel ko and yung mga viewers ko and pinakita nila sa kanilang boss or sa director yata ng kanilang bank or manager. So, after ilang minutes naman, natanggap na nila ako or na-accept na nila na pwede na ako mag-open na aking savings account. So, naghintay ako ng mga, bali, pumunta ako doon 2 PM and 4 PM, 4:30 natapos ako. So, ang ginawa ko lang doon, kapag natanggap na nila, ipinrovide ko yung ID. Hindi po na kailangan magdala ng photocopy ID kasi sila na mismo yung magpapapotocopy. And then, ayun, tinanong nila sa akin din kung anong klaseng account yung open ko. Regular savings debit card ba o yung passbook? So, pinili ko yung regular savings debit card. Yun yung pinakamababang initial deposit, which is 2,000 yung pwede mong i-deposit sa kanila. So, ayun, nag-deposit ako ng 2,000 and then kapag passbook naman yung kukunin mo, 5,000 yung minimum nila. So, kinuha ko nga yung debit card. So, ang kailangan sa regular savings debit card is 2,000 ang minimum nila. And yung maintaining balance mo is 2,000 din. Pag sinabi natin maintaining balance, dapat hindi bababa sa 2,000 yung laman ng card mo. So, ayun. After ilang hours, nakagawa na sila ng aking bank account. Naghintay ako doon mga ilang oras. Pwede ko nang i-provide yung account ko sa Google AdSense ko. Kasi yun na lang talaga hinihingi nila. Kasi meron na talaga akong sahod sa YouTube. So, tinanong ko ilang days po bago makuha yung card ko. Sabi nila, after 2 weeks or 3 weeks. So, nagpunta ako doon May 4. And eksaktong May 16 dumating yung aking card. Pero nagpunta ako doon May 19 ako pumunta doon. And May 16 na nandun na siya. So, ayun, charan! Nakuha ko na yung aking card. So, pwede na akong mag-withdraw
intro. So that's all for today, guys. Thank you so much for watching. Napakasimple lang yung mga requirements ng East West Bank para makapag-open ka ng savings accounts. Alam naman natin na pag meron ka sariling savings account mo, napaka-convenient ito kasi syempre sa panahon ngayon nga na modern na tayo, na medyo high-tech na tayo, pagpunta ka sa mall, or swipe mo lang at least. Diba? Hindi mo na kailangan magdala ng cash. So, ayan, napakasimple lang mag-open. Pag may mga tanong pa kayo o mga gustong malaman about sa East West Bank account, syempre malalaman mo yun sa kanilang website. Dahil ito nga, sinay ko lang sa inyo ang aking experience. So, pag marami ka pang tanong, ilalagay ko na lang sa baba yung link na kanilang website and doon mo makikita yung mga details ng East West Bank. So, bago ko tapusin ang aking video, papakita ko lang kung gaano kating ang aking kanay. Guys, so uwi ko yung nila, ang tawag dito, number nila. Nakakahiya, ilang weeks na to. Ano yung pa-remembrance pag iba-uwi ng East West Bank? Sorry po, na uwi ko. Hindi ko talaga sinasagyan. It was an honest mistake. So, ibabalik ko din to, guys. Don't worry. Sorry, Lord. Sorry, yung katinang kamay ko. Hindi ko napigilan. Charot sa ayon. Pasensya na, East West Bank. Love you. Mwah. So, that's all for today. Thank you so much for watching, guys.